Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Kahit bahagya buwaba ang tensyon sa Baja de Masinloc, hindi pa kontento ang Philippine Coast Guard sa sitwasyon habang may nakabantay pa rin Coast Guard ng China. Nananatili raw peligrosong pangisda roon dahil sa mas malayo at mas malalim na bahagi ng dagat na lang nakakahuli ng isda ang mga mangisdang Pilipino. May unang balita si Chino Gaston. Ganito madalas ang sitwasyon ng mga mangingisdang Pilipino sa Baja de Masinloc. Malapitang nakamasid sa kanila ang mga naka-rubber boat na tauhan ng China Coast Guard. Hindi naman daw sila gaanong nakikialam sa mga Pilipino. Pero noong Enero, ang mga kabibing kinuha nila para ulamin, kinuha raw ng mga Chino. Kaya hanggang ngayon, hindi maitago ng mga mangingisdang Pinoy ang galit nila sa mga Chinong Coast Guard. Mangitim kayo dyan. Sanay kami sa kaitiman. Go back to your ship! Mahirap ang buhay sa laot, kaya malaking tulong daw ang regular na paghatid sa kanila ng PCG at BFAR ng krudo at ayuda. Nagsisilbing tahanan ng mga mangingisda ang mga tinatawag nilang mothership. Doon sila natutulog, nagluluto at nagsasama-sama sa loob ng halos isang buwan sa laot. Hanggang kaya namin mag-tis, nagtitiso kami para sa pagkailan namin. Pati nyo yung mga yan. Pero kung darating mabuhay pa na una, itiklara ng gobyerno na aalis kami ito. Malamang kung ano, hindi na kami pupunta rito. Dinala ako ng mga mangingisda sa parte ng bahurang pinagkukunan nila ng sari-saring shell. Dito raw sila binabawalan ng China Coast Guard na mamalagi. Pero dito kayo pinagbawalan na manguha ng shells, di ba? Dito po, dito. Hindi namin maintindihan, sir. Chinese yung sinasabi nila. Durog na ang mga bahura sa parteng ito ng Baja de Masinloc. Panakanaka na lang ang mga palatandaang buhay pa ang kalikasan doon. Bukod sa makukulay na isda gaya ng porcupine fish at trigger fish, napansin ko rin ang mga maliliit na giant clam o taklobo na nagsisimulang kumapit sa mga bato. Dahil sira na ang mga bahura sa palibot ng Baja de Masinloc, sa may malalayo at malalim na parte ng dagat na kukuha ang mga maibibentang isda. Sa huling misyon ng BFAR, walang pambobomba ng tubig mula sa mga Chino. Pero pinigilan kaming makalapit sa bukana ng bahura kung saan may inilatag na floating barrier ang China Coast Guard. Pagkaalis namin doon, tinanggal na rin ng China ang barrier ayon sa Philippine Coast Guard. If the question is, are we already satisfied with what is happening now with how the Filipino fishermen can freely fish in Baja de Masinloc? I think we're not yet satisfied. We believe na with the statement no, na nakuha natin sa ating mga Pilipinong mangingisda, na they were thankful with the presence of the Philippine government vessels because every time na nandyan daw tayo, they can freely fish kasi sila na, ang Coast Guard na or ang BFAR ang nahaharas ng Chinese Coast Guard. Patuloy raw na magsasagawa ng rotational presence ang BFAR at PCG sa Baja de Masinloc para tiyaking napapangalagaan ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino roon at seguridad sa kanilang pagkain. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Nilinaw ng Commission on Elections na optional lang ang paglalagay sa withdrawal form ng dahilan ng pagbawi sa pirma sa People's Initiative. Sagot yan ng COMELEC sa puna ng ilang senador kung bakit tila pahirapan ang pagbawi sa pirma. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, tatanggapin nila ang form kahit walang nakasulat na dahilan. Ang mga ganitong development ay patunay raw na may saysay ang mga pagdinig ng Senado ayon kay Senadora Nancy Binay. Magpapatuloy raw ang mga pagdinig dahil may mga lumulutang pang mga bagong pangalan, sabi naman ni Senadora at Senate Committee Chairperson on Electoral Reforms, Amy Marcos. Pero para kay Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, wala nang dahilan para ituloy pa ng Senado ang investigasyon sa People's Initiative. Mabas na rin ng COMELEC and Bank na nagpo-provide sila ng avenue for any of those who seek their signatures and the petition to withdraw their signatures. Suspended nga po yung pag-uusap regarding all the initiatives connected with the PI. So we don't see any reason why they have to continue on investigating. Hindi magkakaroon ng ganyang form kung hindi lumabas dun sa hearing na apparently wala palang proseso dun sa pag-withdraw.
hindi waste of time yung hearing. Kailangan may managutan. Sino ba pasimuno rito? Kasi kung sinasabi may ginagamit na pondo ng pamahalaan, eh syempre may accountability yan. Ano? Mga kapuso, magbabalik na ang football sa NCAA ngayong season 99. Apat na koponan ang magtatapat dyan. Sa pagsusimula ng first round ngayong araw, magtatapat po ang Binid Blazers at ang Mapua Cardinals. Susunod ang San Beda Red Lions at ang EAC Generals. Sa Webes, February 22 at Lunes, February 26 naman ang kanilang sunod na laro. Huling nagkaroon ng football sa NCAA noong 2020. Eto na kami para sa ating unang chika. Tayo sa ilang music kanap last weekend. Oh wow, jam-packed na rakrakan na throwback feels ang hatid ng reunion concert ng OPM band na River Maya. Muling nagsama-sama sa stage ang OG members na sina Rico Blanco, Bamboo, Mark Escueta at Nathan Arazon. Nakijam naman ang Pinoy fans na matagal nang hinahanap-hanap ang music ng 90s iconic band. Kilig pahabol naman for Valentine's ang hatid ng South Korean star na si Park Yung-sik. Hinarana ng Korean Opa ang fellow fan sa Manila leg ng kanyang fan meet. Game din siya sa Classic Pinoy Games. At happy raw si Yung-sik na makabalik sa Manila after 4 years. Unforgettable daw ang energy at passion ng Pinoy fans na babaunin niya pabalik ng South Korea. Cutie! At super game siya, ha? Lahat ng ipasabi, lahat ng paggawa, game na game. Lunes na Lunes, traffic agad ang bumungad sa maraming commuter at motorista sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Live update tayo roon. May unang balita si James Agustin. James? Ganao, kung ngayon pa lamang aalis yung mga kapuso natin, napakabigat na po nung traffic dito sa bagay ito ng Commonwealth Avenue. Approaching po ito sa Elliptical Road. At kaninang madaling araw pa lamang ay marami ng mga pasahero yung pahirapan, yung pagsakay. Kaya commuter man o ibang motorista, dumidiskarte na para hindi maipit sa traffic. Ganito na ang arawang sitwasyon sa bagay ito ng Commonwealth Avenue. Madaling araw pa lang, marami ng pasahero na naghihintay ng masasakyan. Marami namang dumaraan ng pampublikong sasakyan pero punuan na. Dagdag pahirap sa mga commuter ang mabigat na traffic na kanilang sinusuo. Tulad ni Michael na nanggagaling pa sa San Mateo Rizal at papasok sa trabaho sa San Juan. Sobrang traffic talaga. Paano diskarte nyo? Maaga akong nagising kasi para akong makarating din sa opisina. Ito rin ang ruta ni Donato na galing San Jose del Monte, Bulacan at araw-araw nagtitinda ng prutas sa Divisoria. Traffic talaga eh. Kaya kailangan maaga. Mag-adjust ng oras. Kailangan mag-adjust ng oras. Wala. Late. Absent. Si Wilbert ibang diskarte para makatipid. Lalo pat minimum wage earner siya bilang construction worker. Mahaba yung pila tapos dapat agahan mo na lang pagpasok mo. Paano naging diskarte nyo? Ano na lang. Nag-stay na lang ako para di na magasto sa pamasahe. Bukod sa mga commuter, apektado rin ang kabuhayan ng mga driver ng pampublikong sasakyan. Saksi dyan ang jeepney driver na si Rolly na mahigit 2 dekada ng pumapasada. Lalo na pagka yung mga rush hour na, parang nakakabulbul dyan sa may circle. Anong epekto nito sa inyo? Malaki. Kasi imbis na mabilis yung ikot namin, eh napapabagal dahil sa traffic. Paano yan? Wala tayong magagawa. Gan, ngayon pasado alas 7 ng umaga, ito po yung sitwasyon dito sa Commonwealth Avenue. Ilang metro ang layo dyan sa Elliptical Road, westbound lane po ito nakikita ng mga kapuso natin. Mabagal na mabagal ang usad ng traffic. Kanina ba pong alas 6:30 ng umaga nagsimula ito at ang tail end po niyan ayon sa MMDA Metro Bay ay umabot na
doon sa Tandang Sora. Kaya yung mga papunta pa lamang po at papasok sa trabaho, may zipper lane naman po kayong magagamit doon sa kabilang lane. Pero yung zipper lane na yan, doon pa po yung nagsisimula sa gitnang bahagi nitong Commonwealth Avenue. Pero iba yung sitwasyon doon sa kabila. Yung papatungo sa area ng Fairview, maluwag na maluwag at wala pong traffic. Ayon sa MMDA Metro Base, wala naman daw silang namomonitor sa mga oras na ito na aksidente at talagang ito'y volume lamang ng mga sasakyan ngayong araw ng Lunes. Yan muna yung unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, pinilawig ng PhilHealth ang ilang benepisyo para sa mga miyembro nito. Para talakayin yan, makapanayam natin ng Acting Vice President ng PhilHealth Corporate Affairs Group na si Ray Balenya. Ray, magandang umaga. Magandang umaga, Igan. At syempre, sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa unang hirit, good morning po. Mula good po morning. Ramdam ba ng mga PhilHealth members yung increase na yan ng benefits rates na yan? Pakipaliwanag. Ay sigurado po, mararamdaman to ng mga kababayan natin, ano, Igan. Last year ay atin pong itinaas yung ilang mga conditions na talagang mabigat ang effect no sa pasyente. Halimbawa, opo, yung high-risk pneumonia, nag-triple ito, Igan, from 32,000 naging 90,100. Ganyan din ang inaprubahan ng ating PhilHealth Board para sa stroke. Yung dalawang klase ng stroke, yung hemorrhagic at ischemic stroke. Mm. Ang naging increase nito last year, Igan, ay almost 200%. At ngayon ng taon ay ipinatupad po natin yung 30% na aumento sa all our case rate packages. So mararamdaman talaga ng ating mga miyembro itong increase sa atin pong coverage. Yung binanggit mong kaso ng stroke, magkano na ang kanilang benepisyo? Yung hemorrhagic stroke, Igan, dati yan 38,000 pesos. Okay. Ang inaprubahan ng ating board dyan ay 80,000 pesos. No? So more than double yan, oo, Igan. At yung sa ischemic stroke naman, dating 28,000 yan, yan ay ginawang 76,000 pesos. Mm. Okay, may iba ba bang kaso na tumaas ang kanilang rate package, Sir Ray? Yes, oo. Halimbawa, yung atin pong Z-benefits no para sa orthopedic implants. Yung mga kababayan natin na nababalian ng buto, opo, itinaas din natin yung ating benepisyo dyan. At sabi ko nga kanina, Igan, yung high-risk pneumonia, no, dati 32,000, naging 90,100. 90, okay. Karamihan ho, sa dialysis ba kasama? Ay, kasama. Ang ginawa po ng PhilHealth Board natin dyan, ay pinalawig yung coverage. Dati-dati, 90 sessions lang kada taon ang ating kinocover, ay ginawa na pong 156 sessions yan. Ibig sabihin, lahat na nung dialysis requirement ng isang pasyente para sa loob ng isang taon ay sagot na ng PhilHealth. Mm-hmm. Okay. Mga sa diabetes, may good news ka ba? Mm-hmm. Sa diabetes, meron tayong tinatawag na konsulta package, no? Yung konsultasyong sulit at tama, na kung saan ay merong maintenance meds dyan, no? Para sa mga diabetic, at libre nilang makukuha yan. Ang ating panawagan lang sa mga miyembro, magparehistro doon sa konsulta package provider na pipiliin po nila para ma-avail nila yung benepisyo. Okay. Ito bang mas pinalawak yung coverage sa lahat po ng ospital ito o yung accredited lang ng PhilHealth? Tama po kayo, no? Sa lahat ng accredited facilities yan ng PhilHealth. Okay. Sa kasalukuyan naman, Igan, meron tayong over 12,000 no, na accredited healthcare partners nationwide. Mm-hmm. At kung meron mang hindi pa accredited, yun lang napaka-kaunti niyan. Meron ba kayong medical procedure o sakit na hindi kasama dito sa halos 30% na increase ng coverage ninyo? Well, halos lahat covered natin. Halos no? lahat. Ang ating general policy lang dyan o condition, Igan, ay covered po tayo ng PhilHealth kapag tayo po ay ma-admit sa alinmang accredited health facilities for a condition requiring hospitalization. Yan ang general condition natin no, sa pag-avail ng benefit. Okay. Pero hanggang ngayon, yung aking contribution hindi pa nag-i-increase, Sir Ray? Mm-hmm.
Ang ating binapatupad na contribution schedule ngayon, Igan, ay yun na pong 5%. Ano? Okay. At ito po yung nakaschedule sa Universal Healthcare Law. Okay. Saan makikita ng mga member yung bagong balitang yan, yung magandang balitang yan ng mga coverage sa Ray? Well, maaari sila na mag-link up no, sa atin pong website. At ang pinakamaganda, Igan, ay i-download natin mula sa Play Store no, yung atin pong All Case Rates app ng PhilHealth. At kapag na-download natin ito sa atin pong mga cellphone o laptop, eh kahit wala tayong internet, pwede nating gamitin ito. Dito, pwede nating i-key in, itanong kung ano po yung procedure mm-hmm. o kaya yung sakit natin at ibibigay ng app na yan kung magkano yung ating benefits. At ngayon, updated na yan, Igan. Opo. Yan ay na-effect na natin yung 30% na increase. Maraming salamat si Ginoong Ray Baleño po ng PhilHealth. Ingat po! Welcome po at mabuhay po kayo, Igan. Planong magkaroon ng regular na pagpapatrolya ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bajo de Masinloc dahil sa umano'y cyanide fishing na ginagawa ng mga dayuhang mangingisda. May unang balita si Joseph Morong. Ang floating barrier na inilatag ng China Coast Guard sa bukana ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal nitong Huwebes kita sa mga satellite image na galing sa Philippine Coast Guard. Sa isa pang litrato, kitang-kitang nasa loob ng lagunang barko ng China Coast Guard at tila gate o tarangkahan doon ang floating barrier. Naroon ang naturang barrier ng umahagi ng supply nitong Huwebes, ang BRP Dato Tamblot, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, sa mga mangingisdang Pilipino roon. Based on the satellite images that we have been monitoring, they are anticipating that the Philippine government vessels will attempt to enter the lagoon in Bajo de Masinloc. Setyembre nung nakaraang taon, may nakita ring floating barrier doon ng China na pinutol ng PCG. Pero sabi ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Jay Tariela, ang floating barrier nitong Huwebes tinanggal na rin daw mismo ng China pagkatapos ng misyon ng BRP Dato Tamblot. Pero nakakabahala niya ang ginagawa ng China sa Bajo de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. It's an illegal action on the part of the Chinese Coast Guard because primarily, ang apektado dito is yung mga mangingisda. Hindi lamang ang pagharang ng China sa mga mangingisda ng Pinoy ang hamon sa Bajo de Masinloc. Naunang sinabi ng BFAR na batay sa kwento ng ilang mangingisda, nagsa-cyanide fishing daw ang mga mangingisda ng Chinese at Vietnamese doon. Pero sabi ng Coast Guard, we don't have any scientific study or any evidences that would suggest that the cyanide fishing in Bajo de Masinloc can be attributed to the Chinese or even Vietnamese fishermen. Sabi naman ng BFAR, makabubuti raw magiging regular na pagpapatrolya ng PCG at BFAR doon para matiyak kung talagang nangyayari nga ito. Mas makikita natin, mas magkakaroon tayo ng kumbaga katunayan or ebidensya na ginagawa nga ito ng mga ano Chinese fishers at apparently iba pang ano foreign fishers. Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ng mga embahada ng China at Vietnam sa umano'y cyanide fishing sa Bajo de Masinloc. Sa Yungin Shoal at Recto Bank naman sa Kalayaan, Palawan, ayon sa mapagkakatiwala ang source ng GMA Integrated News, matagumpay na nakapagsagawa roon ng Maritime Patrol ang BRP Cabra at BRP Sindangan noong February 16 at 17 nang hindi hinaharangan ng China Coast Guard. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Para po sa mga mahiling mag-order online, naranasan niyo na ba na mali ang natanggap niyong produkto? Pero hindi kayo makapag-refund dahil walang video? Mali po yan. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI at live mula sa Makati City, may unang balita si Nico Wahe. Nico? Igan, magandang umaga. Nandito ako ngayon sa Barangay Guadalupe Nuevo sa Makati City kung saan may mga nakausap tayo mga tricycle driver na aminadong nahihilig sa online shopping. Isa nga sa kanila, itong si Sir Aris Magay na ito, mahilig daw mag-online shopping. Sir Aris, magandang umaga sa'yo. Ano ba yung mga karaniwan mong binibili online? Actually sir, mga parts po ng motor, mga yan, t-shirt, gloves, yan po yung mga in-order ko sa Shopee po.
May mga pagkakataon ba na parang mali yung mga item o kaya defective yung mga item na na-deliver sa'yo? Yes, sir. One time po, nag-order po kami ng chinelas. Ang size po na dumating, isang size 10 saka isang size 8. Kaya hindi na po namin binalik kasi kung nga po, pag binalik daw po, babayaran pa po namin yung parcel. Nagamit mo pa? Actually, hindi na po. Tinambak na lang po namin sa bahay kasi nga po, hindi naman po siya pantay eh. Ayun lang. Eh, yung mga ganyang problema, talagang talamak na yan pagdating sa online shopping. Kaya naman, meron naman, pwede naman mag-refund. Ang problema lang, ang requirement nito mga seller ay magkaroon ng unboxing video na ayon sa DTI ay illegal daw. Defective, na-scam o ibang item ang na-deliver na in-order mo online. Gusto mong ibalik o i-refund sa seller pero wala kang unboxing video. Naranasan na raw yan ni Alex. Ano yata, t-shirt yata yun. Tapos? 1.8 yata isa. Tapos binigay sa akin, 5 piraso parang basahan. Binabalik niya raw sa courier pero ayaw tanggapin. Minessage niya rin ng seller pero hindi na siya nire-replyan. Si Katya, may unboxing video naman pero ayaw rin i-refund ng seller. Lotion po, ganyan. Tapos? Hindi po siya nakasealed, then nag-leak po yung lotion na yun. And sinend ko po sa seller, meron po akong video na binubuksan ko, Proweba. And di po siya nag-response hanggang sa pinabayaan ko na. Karaniwan ganito talaga ang mga ipinatutupad na pulisiya ng mga online seller. Katwiran ay katibayan daw na bago pa man magamit ng customer ang item, ay may problema na sa shipment pa lang. Pero sabi ng Department of Trade and Industry, illegal ang ganitong pulisiya. Sa katotohanan, yung no return, no exchange, yan din, isa rin yan na pinagbabawal ng DTI kasi karapatan ng consumer na pwede niyang ibalik yung item na nabili niya kapag ito ay depektibo. Kapag ang item ay depektibo, maliban sa ibalik yung item, i-return, pwede rin niyang option din niyang humingi ng replacement or pwede rin niyang humingi ng full refund nung item na hinihingi niya. Pwede niyang iparepair. May tuturing daw itong panlilin lang, di patas at hindi tamang pagbebenta na violation sa Republic Act 7394 o sa Consumer Act of the Philippines. Sabi ng mga customer, karapatan talaga nila ang matanggap ang maayos at tamang item. Kasi binili mo naman kasi yun eh, sa kanila rin naman mismo nang galing yun. Kumbaga may tracking number din naman pati yun, di ba sir? Kaya dapat marerefund nila yung item na kung in case naman nasira. Kahit diba? Walang video. Oo, kahit walang video. Ay dapat. Oo, kahit na wala ang unboxing, eh kung defective naman yung binili mo, di lugi ka naman. Igan sa side naman ng mga seller, eh protection daw nila ito laban naman dun sa mga mapanamantalang customer. Live mula rito sa Makati City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Feeling blessed ang ilang nagsimba sa isang barangay sa Barlig Mountain Province. Ang pari kasing nanguna sa misa, ka-look-alike ni Jesucristo. Talaga namang napa-second look kay Father Roberto Salazar ang mga nagsimba. Mahaba ang buhok, may balbas at maamo ang itsura. Ang isang bata, hindi napigilan na mapayakap kay Father. Nanggaling si Father Salazar sa Venezuela at narito siya sa Pilipinas para sa kanyang tertianship. Nanguna siya sa isang misa sa chapel ng Sitio Chatol sa Barangay Lingoy para sa pagdiriwang ng kanilang pista. Kung may araw ang mga may love life, dapat may araw din daw ang mga single ayon sa isang panukalang batas sa kamera. Alamin natin ang reaksyon ng masa sa Street Hit It Live ni Bam Alegre. Bam! Kumusta mga single? Maris, good morning. Kung may panukalang batas para sa heartbreak leave, meron din daw para sa mga single. Narito ang Street Hit It. Umay na si Bernie De La Cruz nung nakaraang linggo. Puro daw Valentine's, puro para sa mga may jowa. Paano naman silang mga jowa? Wala. Isang panukalang batas ang isinusulong para sa mga gaya ni Bernie. Ang House Bill 9932 o ang Singles Wellbeing Leave Bill. Pabog ako. Bakit? Siyempre kailangan naman magkaroon naman ng sariling labas yung mga single. Unpaid leave din ito pero nakatutok ito sa pagpapahalaga ng mental health ng mga empleyado na walang karelasyon o single.
Kailangan lang magsulat ng written request sa boss at nakaschedule ito ng February 15 kada taon o isang araw matapos ang Valentine's Day. Naataasan din ang panukalang batas ang Department of Labor and Employment o DOLE at Civil Service Commission na maglatag ng guidelines para sa confidential emotional support ng mga empleyado. Hindi na po siguro kailangan yun. Kung single ka, wala kang jowa, ano mo na lang yung sarili mo sa trabaho, di ba? Para naman kay April de la Paz, kahit may asawa siya, maiging intindihin din ang mga iba ang sitwasyon. Baka yung single, magalit sa akin. Depende pa rin sa mga company na. Case to case basis. Ayon naman sa Employers Confederation of the Philippines, maganda ang intensyon ng panukala pero hindi makakabuti sa negosyo. Baka naman kahit walang dinaramdam, mag-file ng leave ang empleyado para lang ma-avail ang leave. Sabi naman ng isang psychologist, tama lang na isaalang-alang ang emotional well-being ng mga empleyado pero huwag i-single out ang mga single. Marin sa ibang bansa, may mga ganitong inisyatibo rin daw, particular na sa Japan at sa Korea. Ito ang street hirit mula rin sa Marikina, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.